Good day everyone! Ngayon ay nasa week 3 na tayo ng ating lessons sa mathematics at ito na ang ating lesson 6. So, ang objective natin ay to order numbers up to 100 from smallest to largest or ito yung tinatawag nating arranging number from least to greatest. So, bago tayo tumungo sa ating aralin, natalakay na natin ito nung quarter 1. Pero mas maliit na bilang. So balik-aralan nga natin. Sabihin kung ano ang sumusunod na bilang at iayos ito simula least to greatest. So anong bilang ito? 5, 3, 7. At kung iayos natin ito from least to greatest, o pag sinabi nating least to greatest, ito ay simula sa pinakamaliit papunta sa pinakamalaki. Kaya ito ay least to greatest. So, tingnan muna natin, alin ba dito ang pinakamaliit? 5, 3, or 7? Siyempre, ito ay 3. So, ito yung mauuna. Kasunod ay 5. Sunod ay 7. So, ganito ang magiging ayos niyan. Okay, so inuna natin ang 3 dahil ito ang least at ang pinakahuli ay 7 dahil ito ang greatest o pinakamalaki. So 3, 5, 7. Ang bilang na ito ay nakaayos from least to greatest. Ano namang mga bilang ito? 13, 17, 15. Iayos muli natin ito from least to greatest. Alin ang mauna? Siyempre, hanapin natin yung least. Alin ang least dito? Tama, 13. Sunod, 15. At ang pinakahuli ay 17. So, pataas ng pataas. Ganito ang magiging ayos niyan. From least to greatest. So, 13 ang pinakamaliit. Paakyat yan ang paakyat o pataas ng pataas. So, ang kasunod ay 15. At ang pinakamataas ang 17. So, nandito, tandaan. Dapat nandito yung pinakamaliit at nandito yung pinakamalaki. Okay? Next. Ano namang mga bilang to? So, we have 20. 18, 19. So, iaayos ulit natin to from least to greatest. Alin dito ang least? So, we have 18. Ano ang kasunod ng 18? 19 at ang huli ay 20. So, ganito ang magiging ayos niyan. Yan. So, least to greatest. So, we have 18, 19, 20. Nandito ang pinakamaliit, pataas ng pataas hanggang mabot natin yung greatest o pinakamalaki. Ngayon, meron tayong suliranin. Makinig kayo ng mabuti. Nagluto si nanay ng tatlong magkakaibang cookies ng biskuit. Tingnan ninyo. Inutusan niya ang kanyang mga anak na sina Lena at Nena at Lito na ilagay ang bawat cookies ng biskuit sa kani-kanyang tray. Ano ang binake ni nanay? Tama, biskuit. Ilan ang magkakaibang cookies ng mga biskuit? Ano yung nakita nyo dun sa tray? Sige nga, napansin nyo ba? Ano-ano yung mga cookies na yon? So, meron tayong tatlong magkakaibang hugis ng biskuit at yun ay bituin or star, parisukat or square at bilog. O kung naobserbahan nyo kanina, yung nasa tray ng mga biskuit. Anong inutos ni nanay kina Nena at Lito na gagawin nila sa mga biskuit? Okay, so inutusan ni nanay, sina Nena at Lito na ilagay ang bawat hugis ng biskuit sa kani-kanyang tray. Ngayon naman, ilang tray ang kailangan gamitin nina Nena at Lito?
So, dahil tayo ay may tatlong magkakaibang cookies ng biskuit, tatlong tray ang kailangan nila. Ano ang nais ipahanap sa atin ang problem? Sa tingin nyo, ano kailangan nating lutasin dito? So, dahil meron tayong tatlong tray, may tatlo tayong magkakaibang hugis ng biskuit, ano ang nais iparating ng problem na to? So, ito ay kailangan nating alamin ang bilang ng biskuit sa bawat hugis. So, aalamin natin ilan ba ang star o bituin na biskuit, ilan ang bilog na biskuit or circle, at ilan ang square na biskuit o parisukat. So, paano mo mahahanap ang sagot sa problema? Siyempre, una, ilagay natin ang mga biskuit na may magkakaparehong hugis sa kani-kaniyang tray. Pagkatapos, bilangin ang mga biskuit sa bawat tray. So, ilagay natin ang mga biskuit sa tamang tray. Unahin natin ang star, kasunod ang square, at ang huli ay ang circle. Yan. So, na ito yung mga biskuit. Yan. Na ito yung mga biskuit na binake ni nanay. So, dito natin ilalagay ang star na biskuit, dito ang square na biskuit, at dito ang circle na biskuit. Unahin natin ang star. Yan. Yan. Nailagay na natin lahat ng star na biskuit. Ito naman ang square na biskuit. At ang huli ay ang mga circle na biskuit. Bilangin natin kung ilang biskuit mayroon sa bawat cookies. So, bilangin natin ilan ba ang star na biskuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, meron tayong 17 na star na biskuit. Ilan naman ang square? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, meron tayong 20 na square na biskuit. So, mga bata, pwede nyo itong mabilang ng mas mabilis. No? Tingnan nyo, yung hanay niya itigpa 5. 5 ito, 5 ito, 5 ito, 5 to. So, ano yung skip counting kaya na pwede nating i-apply dito? Kung ang naisip nyo ay skip counting by 5, tama kayo. Pwede natin itong bilangan ng 5, 10, 15, 20. So, mas mabilis magbilang kapag ganun ang ginawa natin. So, ito naman, sa circle na biskuit. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. O, tigfa 5 din ito. So, paano natin ito mabibilang ng mabilis? Gamitin natin ang skip counting by 5. Go! 5, 10, 15, 20. At dahil hanggang dito lang yung 20, yan, markahan natin. Yan, ito nang nabilang natin na 20, ito hindi pa kasama kasi hindi siya kumpletong 5. Apat lang siya. So, ito ay 20 plus 4, ilan yun? So, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ang ating bilog na biskuit o circle na biskuit. Ngayon mga bata, ano ang napapansin ninyo sa bilang? 17, 20, 24. Kung napansin nyo na ito ay nakaayos from least to greatest, tama kayo. Ito ay nakaayos simula sa pinakamaliit papunta sa pinakamalaki. Maaari din nating sabihin na ito ay nakaayos ng increasing order. Pag sinabi nating increasing order, ang mga bilang ay nakaayos ng pataas ng pataas. O 17, ang kasunod nito ay mas mataas na 20.
Ang kasunod ng 20 ay mas mataas sa kanya na 24. Kaya ito'y increasing order o pataas ng pataas. So, kaya natin nasabi na ito ay increasing order dahil ito ay nakaayos simula pinakamababa, pataas ng pataas hanggang makuha natin ang pinakamalaking number sa hulihan. So, paano nyo naman nasabi na ito ay nakaayos ng least to greatest? So, syempre, ito ay nangangahulugan na ang pinakamaliit na bilang, 17 yon, o yung pinakamaunti ay nasa pinakakaliwang bahagi. Ito yung kaliwa nyo. No? Nasa pinakaliwang bahagi ng pagkakaayos at ang pinakamalaking bilang ay nasa kanang bahagi. Ito yung least. At ito naman ang greatest. Bake ulit si nanay ng mga biskuit at ito ay dinagdag niya sa bawat tray. Ilan kaya ang dinagdag natin sa star, square, at circle? Bilangin natin yung mga star. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilan naman ang square? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At ilan naman ang circle? Meron tayong 1, 2. Uulitin natin, meron tayong 10 star, 10 square, at 2 circle na biskuit. Yun. Una nating ilagay ang star na biskuit. Ilan nga ang idadagdag natin? Tama, 10. So, idadagdag natin ang 10 na star na biskuit. So, 17 plus 10, ilan lahat yun? Tama, 27. So, pag nag-add kayo ng 10 sa isang number, mabilis lang yan. Eto, kukopihin yung 7 kasi 7 plus 0, 7 pa rin yun. Tapos, i-plus nyo yung 1 plus 1, 2. So, 27. Ngayon, naman, ilagay naman natin ang square na biskuit. Ilan ang idadagdag natin? Natandaan nyo ba? Okay, idadagdag natin ay 10. So, ilan lahat ang biskuit? 20 plus 10 equals 30. So, 30 ang mga biskuit. Ngayon naman, ilagay natin ang circle na biskuit. Ilan ang idadagdag natin? Yan, idadagdag natin ay 2. So, 24 plus 2 equals 26. So, 26 na lahat ng circle na biskuit. Ngayon, mga bata, so meron na tayong, tingnan nyo, meron na tayong 27 na stars, 30 na square, at 26 na circle. Kung titingnan ninyo, ang mga bilang ba na ito ay nakaayos pa rin from least to greatest? So, hindi na, di ba? So, hindi na ito nakaayos ng from least to greatest. So, para ang mga numero ay maging least to greatest, ang pagkakasunod-sunod dapat ng bawat numero ay mas mataas kaysa sa nauna rito. So, ngayon, mga bata, yan, kung may show me board kayo dyan sa bahay or papel, ilabas nyo. Tapos, iayos nyo nga ito from least to greatest or increasing order. Alin kaya ang mauna dito at ang mahuli? So, tatlo lang to. Ano yung nasa una, ano yung nasa gitna, at ano yung pinakahuling number?
pwede niyong i-post ito para makapag-isip kayo. So, ito, yan, reveal na natin ang sagot. Yan. Dapat ito ang ayos. Mauuna yung 26, sunod 27, at sunod ang 30. So, pinakamaunti ay yung 26, sunod 27, at sunod yung 30. So, paano nyo nasabi na ito ay increasing order? Kasi pataas ng pataas. Ito maliit, mas mataas yung kasunod niya. Ito naman, 27, mas mataas yung kasunod niya. So, pataas ng pataas. So, ano ang smallest number dito? Yan, syempre 26. At ano naman ang largest number? Ito yung 30. Ito yung greatest. So, ito yung circle, star, at square. Paano kung dinagdagan natin ng star na biskwit, ang star na biskwit ng 5? Ilan ito? So, ito ay magiging 32. Yan. So, kanina, 27 plus 5, 32. Nakaayos pa ba ito ng increasing order? So, hindi na, ba? Diba? So, kunin ulit ang papel or show me board at iayos nyo nga muli ito ng increasing order o simula pinakamaliit papunta sa pinakamalaki or least to greatest. Alin ang mauuna? Yan. So, pwede nyo i-post ulit. So, alin dito ang smallest? 26. At alin ang largest? 32. Ito ay nakaayos from least to greatest. Yan. So, itong smallest, ang ibig sabihin din niya ay least. At ang largest, ang ibig sabihin niya ay greatest. So, ngayon, paano natin ayusin o isa sa ayos ang mga numero mula least hanggang greatest? So, kailangan nating ayusin ang mga numero ng increasing order o pataas ng pataas. So, mag-uumpisa tayo sa pinakamababa. Kung ang mga numero ay nakaayos ng increasing order, sila rin ay nakaayos ng least to greatest. Paano naman kung ito ay mas malaki o pinakamaikli? Ngayon mga bata, iayos ang mga bilang from least to greatest or increasing order. Kumuha kayo ng papel, i-post nyo lang yung video para mapag-isipan nyo yung isasagot nyo. Then, i-reveal natin ang sagot sa susunod nating lesson. Okay? Yan, para sa number 1, iayos from least to greatest ang 39, 42, and 44. Number 2, iayos ang 63, 60, 57 from least to greatest. So, meron ditong mga bilang na nakaayos na siya ng least to greatest. Yan, titigan nyo mabuti para hindi na kayo mag-aayos. Kukopihin nyo na lang. Kasi nakaayos na to from least to greatest. Number 3, iayos ang 76, 79, 83 from least to greatest. Number 4, iayos ang 90, 88, 85 from least to greatest. At number 5, iayos ang 94, 98, 90 from least to greatest. Yan, so sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli! Bye!